ngayon, no, nakikita nyo to. Ayan. Dalawang piraso ito, mga paps, no. Ito ay isdang tilapia. Literally, fresh talaga siya dahil buhay ko itong binili. So, pinatay na lang nila doon. So, ito, dalawang piraso. Medium size lang naman. Kasi gusto nating matikman ang tilapia kung masarap ba siya sa kinilaw, mga paps. Okay. What? Ayaw, di ba? Kanina, nasoak ko na siya ng vinegar na may asin. So, nalinisan na natin yan. And then, ito, yung mga ricado nyo, mga paps. Ayan. So, meron tayo ditong calamansi. Ayan. Kung makikita nyo. Tapos, yung sealing green. Ayan din. Tapos, yung kumuha tayo ng isang calamansi. Tapos, inislice natin ng ganito. Pabilog maliliit, no? Para, ano siya, garnishing. No? Pwede rin naman siya kainin, mga paps. Tapos, kamatis na hindi masyadong hinog. Yung may kulay green pa siya. And then, siling labuyo. Siyempre, hindi mawawala yan sa kinilaw. Siling labuyo. Sibuyas. At luya, no? And then yung sa gitna, kung mapapansin nyo, sea grapes, lato, sa, I mean, sa Bisaya. Ganun din naman na dito sa Tagalog, lato pa rin tawag niyan. Sa kinilaw na tilapia, okay? So ngayon, umpisahan na natin yung paggawa nito, mga paps. Madali lang naman to. Dito sa bowl, yan, masyadong malaki yung bowl natin, ilagay na natin itong ating tilapia, no? Halo lang yan, tapos kamatis, i-mix na natin yan sila, kamatis, tapos yung calamansi na hiniwa kong pabilog, siling green, yan, at yung ating luya, so nating luya at yung ating sibuyas, mga paps. So yan lang muna ang ihalo natin, halo-haluin lang natin yan para ma-mix sila ng maayos, diba? So masarap to, mga paps. Lalo na pag mainit yung kanin nyo o kaya meron kayong nilagang saging, ay nako. Partner na partner to siya, mga paps. Pwede na! Ngayon, syempre, titigaan natin yan ng calamansi. Ayan. So kung ayaw nyo masama yung ano, yung buto, ganyan lang. So, tigaan natin siya ng calamansi. Ayan, mga paps. Ganun lang kasimple. Ayan. Itong paggawa ng ganito, mga paps, sa mga kilawi, matrabaho talaga siya. Mas mapapadali ang trabaho mo nito kapag kumpleto yung ingredients, ano. Yun, may tumalsik na buto. So, tanggalin na lang yan natin mamaya, mga paps. Hindi naman maiwasan yun na, pero okay lang yan. Yan. So, ganito lang maggawa ng kinilaw, no, mga paps. Or ceviche, no. Yan, tanggalin natin yung mga ano natin. Okay, kunting halo-halo lang yan. So dahil nababad na natin siya kanina sa suka na may asin, ngayon, kunting asin na lang idadagdag natin. At yung suka naman, huwag masyado para hindi naman siya maasim talaga. So ito lang, kunting asin. Adjust na lang natin mamaya kung kulang, no? Para hindi naman masyadong maalat. At syempre, sa kinilaw, kung wala kang ano, pwede naman gamitin yung mga kanikimpla, yung chicken stock, ganyan. Pero ako kasi, yung nakasanayan, bechin. Yan. Ganyan ang mga namin, mga paps. Tapos, konting suka. Kasi inaanuhan na to na suka kanina. Pero yung gagamitin natin suka, yung
ating binabad na suka, mga paps, kasi masarap to, maitimpla na. Ayan. Ayan. And then, optional lang naman to, mga paps, no? Mga gagawin natin, kung gusto mong medyo manis-tamis ng konti, lagyan mo lang siya ng kunting asukal. Ako ganyan. Kunting asukal lang. Kalahating kutsara. Ang ano lang niya. Tapos niyan, manu muna, kung okay na sa iyo yung panlasa. Matapos din pala itong ano, lapya. So ngayon, ilalagay natin itong ating lato. Kalat mo lang siya dyan. Ayan. Ang lato kasi, slimy talaga ito siya, mga paps. Ayan. Tapos ihalo mo lang din sa kinilaw. Oh. At ang lasa ng lato ay maalat-alat kasi galing siya sa dagat. Ayan. Diba? So, kakaiba yung kinilaw natin ngayon. First time kong gumawa ng kinilaw na tilapia. Sana all. Tapos, ngayon, yung ating siling maanghang. Ayan. So, ito, mga pals, ready to eat na to siya. Tapos na yung ating kinilaw na tilapia, ano? At syempre ipiplating natin yan ngayon, mga paps. Okay, so ito na ang finished product ng ating kinilaw na tilapia with sea grapes. Okay, so ilagay lang natin yung ganyan. Ayan. So yan, okay na yan, ganyan, mga paps. Tapos kunting sabaw. Itong sea grapes natin, ula to, eh, nagtutubig talaga to siya, mga paps. Yan. So yan, yung ating plating ngayon, kunti lang. Ito na ang ating kinilaw na tilapia with sea grapes. Try nyo to, mga paps, masarap. No, simple lang yung ingredients niya. Ayan, so ayan po ang ating nagawang ulam ngayong araw na ito. Okay, see you sa susunod natin gagawing ulam, mga paps. Shabrah!